hindi ko masyado na-apply yung mga matrix move natin para dito, pero I had a great time. So, amen sa experience. Na-experience kong tamaan sa mukha, sa ulo din, pero amen. Because I feel more alive now. So, lahat ng mga kalihaban ko dyan, mangarap at mangarap tayo araw-araw maging masaya. Magliyab. This is your kalihaban. Ayaw ko ng kalaban. Gusto ko kalihaban. Fired up. One up. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban, ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, alay sa student union. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Mr. Mainit, kung saan mga kabakal, pinakita niya yung nangyari sa kanya after ng laban. Ito po yung kauna-unahan niyang vlog after nung laban niya. At pinakita niya dito kung gaano ba kalaki yung kanyang sugat na nakuha sa mga suntok nga ni Map Soberano. At dito po makikita ninyo na hindi na kinailangan tahiin, kaya kahit medyo malaki pero hindi naman po malalim. At mga kabakal, sinabi rin niya yung kanyang naramdaman sa mga suntok ni Map Soberano. Although masakit daw ng konti, parang ano lang, kumbaga 1 to 10 parang mga 1.5 lang. So kaya daw indahin. At tinaliwanag din mga kabakal ni Mr. Mainit kung bakit ganun yung mga ilag niya. Kung bakit ang lalaki daw ng ilag niya, ang baba daw ng ilag niya, to the point na nag-matrix na siya. Kasi nga naman mga kabakal, pinaliwanag daw sa kanya ni Coach Badong habang sila ay lumalaban, may mga break, bawat round, pinaliwanag ni Coach Badong na kailangan malaki yung ilag mo kasi hindi siya katulad ng naka-gloves na kahit tamaan ka sa mga kamay, sa mga braso, ay okay lang kasi naka-gloves. Ito po kasi mga kabakal ay bare knuckle. So ibig sabihin, kahit ikaw ay nakasalag or tamaan ka sa mga braso mo, ay ito ay pwedeng magbigay ng damage sa'yo. Kaya nga naman ang ginawa daw ni Mr. Mainit ay umilag na ng malalim, ng mababa, para nga naman talagang hindi siya tamaan. Kaya kung mapapansin nyo mga kabakal, kung re-reviewin nyo yung laban niya, mababa talaga yung ilag niya. At pinaliwanag niya rin mga kabakal kung bakit ba sayaw daw siya ng sayaw sa laban nila ni Map Soberano mga kabakal. So mga kabakal, kung gusto nyo panoorin ng full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Mr. Mainit. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. To wrap it up guys, okay na rin na kinailangan kong pakita sa inyo yung mga tama ko sa mukha. Ito, ibilangin natin yung mga legit na tama natin. Maliban na sa major hit dito sa ilalim ng mata sa pisngi, yun yung major one. Diyan talaga tayo nagdugo, tumulo. Meron tayo dito sa ilong. Minor, I think, fracture. Pero super minor lang. So amen tayo dyan. And I have a bunch of like bruises pasa sa likuran ng ulo natin. Pero hindi naman big deal. Saktong ano lang, parang naumpug lang tayo. So nagpa CT scan tayo para sigurado lang. Kasi meron naman tayo na alat na budget TF para dyan. So kahit paano, na-compensate naman tayo ng tama. So anyways, yung point ko dito guys, grateful pa din ako sa nangyari. First ever bare knuckle. Historical to. So kung hindi ako tinamaan sa mukha, hindi ako nagdugo, hindi ganun ka-remarkable. Hindi ganun ka magmamarka yung mga yung event o yung performance natin. Hindi ako nagpaka-safe nung sinisigaw ng mga coach ko, sina Master Badong, naririnig ko sina Champ Mamot, kahit si Kiko Mato sa corner ringside ko din, naririnig ko sa kanila, itaas yung kamay, itaas ang kamay paulit-ulit. Sobrang kalmado ko. Doon ako naging matigas ng ulo, sabi ko sa sarili ko. Gusto ko magsayaw eh. Kasi doon ako nag-enjoy, doon ko na-realize na kapag ginawa ko yon, indication na hindi ako takot matamaan. Takot akong hindi maka-entertain. So yun yung pinaka-element ko, nagsayaw ako, yun yung pinaka-nasa puso ko. Ginawa ko yun kasi hindi naman pa talaga ako legit na boxingero. Kaya hindi ko kailangang i-project yung technicalities ng kakayanan ko bilang isang boxer or bear. Or isang bare knuckle fighter. Magpasakas ka ba?
Kahit ako may mga pasa din ako dito. Minor lang, mga 1.5 2 out of 10. 'Di ba? Pero 'yun nga. Sa breakdown ng fight ko, doon ko explain lahat 'yan kung bakit hindi ganun kalakas yung mga suntok na binitawan natin. Kaya abangan niyo 'yan, guys. But like I said, itong basag-basag sa mga mukha ko, mga tama ko, amen na yan kasi na-time bend ba ako na sa mga susunod na laro ko, sa mga susunod na laban natin, hindi na ako takot matamaan kasi alam ko na yung pakaramdam. Pero papraktis natin na, kailangan natin ilagan ng legit. Kung mababa yung mga ilag ko, mga susunod talaga dadapaan ako sa lona para maiwasak yung mga suntok. Para talagang legit kasi hinelsapan nga ako ni Master, pag sa boxing kasi, pag yung glove, sumuntok sa'yo, saktong ganun, pwede na, saktong ilag. Pero dahil bare knuckle, dahil napakagaling ni Master Badong, sinabi niya sa akin, huwag mo nang i-risk yung saktong ilag lang kasi pag nadaplisan ka ng mga knuckle na yan, siguradong punit yung kalalabas na ng pagmumukha natin, guys, no? Kaya yun, tinodo ko na yung mga ilag natin, parating pa lang, ilag na ako, basang-basa ko na, kaya nga, merong Ken Jans, Mr. Matrix mainit na nabuo, di ba? Kaya, simula pa lang yung guys, first fight. So magkakaalaman tayo sa mga susunod. Susunod? Ang dami na nagko-call out sa akin eh, di ba? Yung mga salt papi lang yan, pipinaan lang natin yan. Ayaw nga sumagot. Nirereto sa akin yung kapatid. Anong kalokohan yan? Masyado mahina. Gusto ko yung may challenge. May challenge mga kabakal. Talagang si salt papi ang gustong makalaban nitong si Mr. Bainit. And katulad nga na sinabi ko sa inyo mga kabakal, ang mga vlogger kasi, especially yung mga lumalaban dito nga sa mga gitong klase ng sports, as much as possible, once na nakuha na namin yung aming stepping stone, ang gusto naming makalaban, as much as possible, yung mas sikat sa amin. Or ka-level man lang, para putok talaga. Yan yung dapat na ini-aim talaga nung mga vlogger na gustong sumikat, lalo na kapag kayo ay lumalaban. Kasi lalaban na rin lang naman kayo eh, dito na kayo ilalaban, sa masikat, mabugbog ka man, matalo ka man, eh talagang meron kang nakuhang benepisyo sa paglaban sa mga tao na yon, di ba? At syempre naman, lalo na kapag ikaw ay nanalo. At dito nga ay pag-uusapan natin mga kabakal, yung sinabi ni Mr. Mainit na hindi raw siya natatakot na matamaan nung sila ay naglalaban ni Map Soberano. Natatakot siya na baka hindi siya makapag-perform. Mga kabakal, dyan mo makikita na talagang itong si Mr. Mainit ay, alam yon, talagang gusto niyang ipakita kung ano yung mayroon sa kanya at kung bakit siya kinuha ng URCC. At ito yung lagi kong sinasabi mga kabakal. Iba kasi ang kaibahan or may kaibahan talaga ang mga vlogger na lumalaban sa mga sports ng boxing or sa ganitong mixed martial arts or bare knuckle. Ang kaibahan po kasi namin mga vlogger kumpara sa mga pro fighter na lumalaban sa mga URCC or sa mga sports na ganito, ay kami po kasi ay entertainer at the same time, pinagsasama namin yung sports. Ibig sabihin, yes, handa kaming makipagbasagan ng mukha, mapunit ang mukha, maging madugo ang aming mukha or ang laban, pero hindi namin pwedeng alisin yung pagiging entertainer namin. Kasi yan ang pinagkaiba namin sa mga pro fighter. Alam naman natin na yung mga pro fighter, simple lang yan, tahimik yung mga yan, mababait yung mga yan, hindi yan nagtatrash talk. Kaya, minsan, mas gusto ng mga tao manood ng mga vlogger. Kasi alam nila na kapag vlogger, mag-i-entertain yan. Entrance, outro, alam yon sa loob ng ring or ng cage, mag-i-entertain yan. Yan yung binabayaran. At yan yung ikinukombine ng URCC sa mga event nila na makakapanood ka ng mga pro fighter at the same time makakapanood ka ng mga vlogger na parang pro fighter na rin, parang pro fighter lumaban or talagang naandun yung puso para lumaban, pero at the same time hindi kinakalimutan na magbigay ng entertainment doon sa mga tao. Kaya nga naman napakasarap panoorin, di ba? Parang ito lang yun, artista na alam mo na hindi naman lumalaban, na alam mong ganito yung ginagawa, tapos biglang boom, lalaban. Plus, ilalagay yung kanyang pagbibigay ng entertainment doon sa laban. Kaya napaka-exciting. Kaya nung gabi na nagkaroon ng laban nga, ito ng si Map Soberano at si Mr. Mainit, grabe mga kabakal, sila talaga yung hiniyawan. Siyempre sila yung main event, pero sila talaga yung hiniyawan dahil ang daming na-entertain,
alam mo naman yung mga tao nanonood, umiinom yung mga yan, nag-i-enjoy yung mga yan. So, ang sarap manood mga kabakal. Nood ka ng mga fighter, pang warm up, yan, yung mga fighter, mga pro fighter, gagaling umila, gagaling ng mga combination. Pero yung pinaka main event mo, mag-i-enjoy ka kasi merong entertainment at yan yung ibinigay sa atin ni Mr. Mainit na talaga namang aabangan uli natin. At for sure, yan dapat yung magiging standards ng mga sunod na lalaban na vlogger. Kasi kailangan kapag mayroong nagbigay ng standard na may mga naunang lumaban ng mga vlogger katulad ganin na Mr. Mainit at saka ni na Map Soberano na nagbigay ng ganung klase ng impact na entertainment, kailangan as an a vlogger or influencer na lalaban ulit sa URCC, dapat ganun din. Kasi pag hindi ganun, eh, madidismaya yung mga manunood. Diba? Kasi parang ganito lang yun, nanood ka, kunyari, sa URCC. Napanood mo si Kenja, si Mr. Mainit, at saka si Map Soberano. Ang ganda ng binigay ng entertainment. Tapos syempre, looking forward ka ulit na manood, na magkakaroon ng laban ng mga vlogger sa URCC. So syempre, ina-expect mo yung hype na napanood mo kay Kenjon, Mr. Mainit, yun din yung ina-expect mo makikita sa vlogger na lalaban. Kasi nga, kaya merong vlogger's edition. So yun yun. Diba? So as much as possible, gagawa talaga tayo ng paraan para mas entertaining pa talaga yung mga lalaban ng mga vlogger dito. At huwag yung kalimutan, mga kabakal, ngayong November, at ito ay magkakaroon ng 3 versus 3. Merong vlogger dyan, si Boss Bullet, at lalaban din itong si Damsa at si Tigasin ng Cavite, Bare Knuckle, undercard. So talagang kaabang-abang ulit. At yun, salute nga pala kay Mr. Mainit dahil napaka ganda ng pinakita niya at napaka chill lang niya kahit alam mo na nasugatan, alam mo na may pasa siya, chill lang siya even after the fight. At talagang nag-enjoy lahat ng mga tao. Pero ano ang inyong opinion mga kabakal? Sa mga sinabi ni Mr. Mainit, kayo ba'y satisfied? Kayo ba'y nag-enjoy? At kayo ba'y niniwala na ang naramdaman niya ay talagang baliwala lang? Dahil ang gusto lang niya ay magpakita ng magandang laban at entertainment. I-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat. Hi guys! Gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakan natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat. Bye.